So yan, nalagyan na namin dito ng isang black screw. Dito. So, good morning mga ka-team, no? Ngayon, maaga tayong nagising, no? So, mag-umpisa na naman tayo sa ating update sa ating bamboo. Ngayon, so, para tuloy-tuloy rin yung mapanood nyo sa ating bamboo house para kahit paano may makukuha rin kayong mga idea, no? So, mga about sa pag process sa about sa paglagay ng bamboo o ano pa man ang ating maibigay na idea, no, sa ating paggawa ng mga bahay. No, so ito nagsayang na tayo at may pinakulo na tayong tubig sa kung sakaling gumising yung mga kasama natin, so para makapagkape sila, no? Yun, salamat sa mga OFW na, no, sa mga may viewers tayo sa Hong Kong, parang may sa Hong Kong eh, sa Hong Kong at saka sa Taiwan at sa Canada at sa Saudi, no? May mga ilan tayo mga OFW na nanonood sa ating mga tutorial, no, sa ating mga vlog. So maraming salamat sa inyo, no? Ang hiling ko lang sana ay hanggang kung pwede lang po, no, ay huwag nyong i-skip ang mga ads sa aking video. Malaking tulong na rin sa akin yun para which is para sa aking pamilya, no, mga ka-team. At maibigay ko, no, ang pangangailangan nila sa araw-araw. Itong pagbablog ko ay bilang ang ginawa kong content para dagdag sa aking kita kahit paano. Dumating ang araw na mabuo ko yung $100, so malaking tulong na rin sa amin, no, sa pamilya ko, sa aking mga anak, pagdagdag gastos sa pag-aaral sa aking anak, no. Shout out sa inyong lahat, no, sa mga bagong subscriber natin. So yan, natapos na natin dito sa expand ng terrace. So ang susunod natin ay ito maliit para mabuo na dito sa gilid, no. Tapos bukas na siguro yan, isusunod natin yan. So takpan muna natin ng bamboo dito sa ilalim para hindi na makita yung kaya mga butas, no. Saka natin ilipat dito itong ating scaffold. Dito mayroon naman tayong nakahanda na mga bamboo na nahati na. Nalinisan na siya. So, dito naman banda ay malapit na rin matapos. So konti na lang ang sa loob, no? So malapit na kaming matapos dito. So nilagyan na namin ng paring para may pagkapitan tayo ng ano na ma-iskuhan. So pagkatapos niyan
Doon na naman kami sa my kitchen. Yan. So yung nasa loob, halos ang lapit na sa ano, matapos sa piyesa sa kabilang wall. So yan. Dito may naka-prepare na tayo na bamboo. Pagkatapos niyan ay lagyan muna namin ng bamboo sa ilalim. Ito na katulad niyan. Nasa ilalim para fix na talaga siya. Hindi na siya ulit-ulitin pa na ano, akyatin. Tapos dito sa kanto niya ay i-45 natin para maganda sa tingnan. No, pati yung ilagay natin sa poste. Yung sa poste na yung tubo. I-45 na din natin para maganda sa tingnan. Mag-init ba siya kung tubig ron? Hindi na ba siya manawa kung na-init ba? Nagkapay-kapir giya ha? So, tapos na dito sa may wool, no? Tapos nalagyan na rin natin ng pangtakip sa ilalim. Yan. Dito, takpan pa dito ng ano, ng bamboo pa rin. Dito. Tapos, yung poste natin, ayan, inagad natin ng poste punta ng baba. Ayan. Oh. Tapos yun namang kalahati ay ikabit natin. So yan, nalagyan na namin dito ng isang black screw. Dito. So mamaya, dito na naman at saka dito. Para mas maganda siya, lagyan ng screw yung sa gitna. Para ma-press siya, patulak dito. Para mag-aabot sila, pati dito sa kabila. So sa iba, sa taas, okay na. Hello. Hey. Oh, ama tenyo. Hey.
So halos dito sa labas ay halos kompleto na, no. So konti na lang ang natitira na hindi pa natin nalagyan ng bamboo. So dito sa loob, konti na lang ang hindi pa nalagyan ng bamboo. Dito banda sa my kitchen, ito konti na lang, matatapos na. So yung sa loob ay halos patapos na. So dito naman tayo sa kwarto, sa labas ng kwarto. So ito na ang isusunod. So doon sa harapan ay kulang na lang ng tatlong bamboo yun. Kasi sa kanto na lang. So ito ang isusunod. Para yung, kasi may mas maganda pa doon na bamboo. Tapos yung mga mahaba na nakaano sa rambutan ay ito rin ang aming isusunod na kabitan. Ito. Para ma-final na dito at pwede na siyang tanggalin itong sakulin, no? Para sakulin at ang tawag sa Tagalog nito. Yan. Ang mahaba lang ang gagamitin lang, ang magagamit lang na mahaba dito lang banda sa gilid ng window. Saka, kasi may dyan banda may aircon at dito may aircon din at saka basta hindi siya maraming sobra na bamboo natin yung na-prepare dito, no. So yung sa likuran naman ay hindi muna natin kabitan yun. Unahin muna namin dito sa gilid para medyo maganda na. Dito. Sa kisami naman ay ipahuli na rin natin para focus natin doon sa ano, sa likod. Kasi yung PVC madali lang yun ikabit. Pati doon sa taas, sa rooftop. Hoy! Kape! Yala! So yung mga team, no? Naumpisa na namin itong sa likuran. Hindi naman ito yung likuran. Harapan. Tapos ito sa gilid, no? Tapos yan na. So yung mga nakausli dyan, yung mga hindi siya nagpantay, so putulin ko na lang ng edger na para yung pangkahoy, yung pangkawayan talaga. Ayan. Hey! Nag-ana ang tayo, so? Dari, magpuan nun. Ha? Ha? Nag-ana? Ha? Mawal sa siya, oh. Alala. Ayo lagi dot. Ayo lagi dot. Langkata sa baliknya utang ila sa kuan nga. Kan igo lagi sa kuan. No. Ayo lagi sa kuan. Kay ta dali mamabot, dali mamabot ang tao kuan kan meriling dia. Utang ila kali. Ha? Ayo, mau kagak pura. Astu nga, dili na mau astu nga. Ni bakan ti mamak dari kay mamak dot. Ha. Yang tumo. Oh. Utang ila sa gamay. No. Tayo na gamay, balag mo kan siya. So ngayon, break time naman ngayon. So, magkape muna tayo. So yan. So dito na tayo sa banda sa ano, sa may CR. You know. Saka na namin lagyan to pag matapos na dito. Tapusin muna namin tong dito banda sa may aircon. Tapos dito sa harapan ng kwarto. Ya, tapos na rin. Ayan.
Di ba? Maganda na siya tingnan. Pero so yung nakapwesto dito ay nilipat natin dun sa likuran, no? Kasi yung wall dun ay hindi pa tapos. So kami naman dito sa gilid, no? Para magkasabay silang matapos natin malagyan ng bambo. Hoy, mga pisa mo. Tikatik pugid mo. Ah, yung helper ng ating installer, oh, 'di ba? Smiling face. Woo! Sini nga na mo. So dito na lang ang kulang at saka dyan banda sa may CR, no? So malapit na matapos. So ang oras natin ay 3:30. So magkape muna tayo. Alright. Tapos asukar. Tapos kape. Ito yung mga kaldero ng ano ng probinsya. No? May team. So yung sa taas, yung, sa header, lagyan pa rin natin ng ano ng yung bambo, no? Para hindi makita yung mga kanyang butas ilalim. Pati sa kilid, parang pinaka-frame na niya. Lagyan natin ng ano, lagyan natin ng bambo. Para kung tingnan mo dito sa malayo ay parang para siyang naka-frame, no? Tulad nung nilagay namin sa ano sa dun sa ano sa terrace, no? So malinis siya tingnan pag lagyan mo silang bambo para matakpan yung mga butas sa ilalim. So kung mapapansin niyo mga ka-team, yung pagputol natin na nagawa natin ng idea. So dito pa lang sa baba ay atin ang ipinagdikit-dikit, no, para yun na yung ilagay doon sa wall. Kumbaga dito pa lang ay na-setting mo na yung kanyang karugtong. So kung hindi naman sa kung limbawa kung malaki yung kanyang butas dito sa gilid, so pwede mong baliktarin. Ayan. Hanggang sa tumama. Hanggang makita niyo maliit yung kanyang dugtungan, no? Yung kanyang awang. So ito na lang ang kulang, no? Itong sa pasamano ng bintana. So pagkatapos nito ay lagyan namin ng bamboo yung sa gilid, yung pinaka-frame niya, no? Para hindi makita yung butas. Tapos bago kami umalis dito ay yung sa ilalim naman ay guhitan natin para magka-level sila lahat. Tapos katingan natin ang gamitan natin ng grinder na ang talim niya ay yung pangkahoy. No, pati ito. Pero ito konti lang ang konting revisa na lang. So magpantay na sila.
napakahirap ikabit ang bambu. No? Okay lang kung lahat yung ano matuwid talaga yung tuwid yung bambu, pero yung baluktot, ako ang hirap. Halos isang araw ang yari sa isang araw, halos hindi abot ng 2 metro. Grabe. First time namin nagka-project ng ganito na bambu, yung wool sa labas. Yeah, siguro mahanapan ng paraan para madali siyang ano, madali siyang mayari, no? So doon isang portion na lang ang kailangan. So araw na ngayon na Sabado. So sa Lunes naman umpisahan 'yan, no? Next update na naman 'yan, no, mga ka-team. Si parang tagal na rin tayong hindi nakapag-upload. So mamaya pakita ko mamaya doon sa harap. Pagkatapos dito. Mamayang hapon na lang siguro. So doon sa taas ay meron na tayong isang kasama natin na nakapwesto doon sa kay Sammy, na nagkabit ng paring para sa PVC, no? Sana makuha natin yung target na 26 ay matapos na to. O kahit sa loob lang, no? Sa loob lang yung matapos para dito na tumira yung ano, yung mga matanda. Magulang nila Ma'am Clarice. Sabi ni Ma'am Clarice ay ano, kahit sa loob ang mauna, tapos na pinturahan, tapos okay lang yung sa labas, mahuli yung kanyang pintura. So ang malaking trabuhin lang dito ay yan na wall, yung isang kwarto. Yung gypsum naman na hindi pa natin nakabit, madali lang, makuha lang yan sa isang araw. Itong bamboo talaga ang hirap ikabit. Kailangan mong tagaan talaga. Alin ang mas maganda sa i-partner, no? Yan, yung kasama natin yun. Yun yung nagkakabit ng ano, ng PVC doon sa taas. Yan. Was out daw. Yes, shout out. So yan, tapos na. So mamaya tapos ng pananghalian ay lagyan natin ng yung buo. Takpan natin yung mga butas, no. Tapos dito ay libilado natin yung cutting niya.
So ito na yung pinaka final niya. No? Grabe. Work is real. Ha? So ito yung box ng electrical galing sa poste, no? So ang isusunod natin ay yung sa ibabaw, you know? Pupunta dun. So yan, natapos din namin yung dito sa may CR, bandang CR. So ang susunod natin na takpan dito na lang sa isang kwarto, no? Paikot. So yan, mga dalawang araw pa yan bago matapos, bago masagad yan, kasi totoo lang napakahirap talaga ikabit yung ano, yung bambo, no? So medyo okay na siya. Yung kasama natin bumaba na dahil anong oras na ngayon? 4:36. O diba? Maganda na sa tingnan kasi natakpan na ng bambu dito sa gilid. Tapos kumpleto na. So ang kulang na lang ay doon na lang sa isang kwarto. So yung pinakahuli nating update ay yung nakabitan ng ating bambu ay dito banda sa may pintuan na ito. So ngayon halos natakpan na lahat, no, dito sa loob. Tapos na ang sa loob. So ang kulang dito sa loob ay yung na lang yung panel board natin ay kailangan natin lagyan ng pinakapintuan niya. Na which is bamboo pa rin ang gagamitin natin, no? Ayan. So dito naman tayo sa labas. So punta tayo sa labas. Sa naman yung silas ko. Ayan, hanggang dito na. Dito na yung nakabitan natin ng bamboo. So ilang araw na lang yan, tapos na, matapos na yan. Tapos dito sa harapan ay tapos na rin. Ayan, oh. Tapos ikot tayo, ikot. Ito yung pintor namin. Tong, shout out. Ayan, oh. Shout out. Ayan, so ang kulang dito sa terrace ay yung bamboo lang dito sa gilid, yung di pa nalagyan ng no, yung nakita pang ano, yung tubular. So yan, so ang natapos namin ngayon na linggo ay ito sa labas at saka doon sa loob. Ayan, so walang, ang kulang lang nito ay yung salamin na lang tsaka pintura. Yung dito naman, ayan. So halos tapos na ang dito sa kwarto, no. Yung kulang lang, yung isang kwarto na lang ang kulang, no, mga dalawang araw or tatlo bago matapos 'yan. So yung sa loob naman ay andyan na yung PVC, no, ang ating gypsum board ay madali lang yung ikabit, no? Isang araw tapos na yan. Kasi isang wall lang yan ang lagyan. So punta tayo dito sa harapan, no? Yung makikita kasi nakabitan na yung kesa may natin. Yun, no? Yun yung sinasabi ko sa inyo na
brown ang ilagay natin sa dugtungan, no, sa kanyang eskwala, para kung tingnan mo dito sa baba, hindi siya halata na white yung nasa sa gitna, no? Yan, no? Diba? So bukas, ang gagawin ko bukas ay ituloy ko yung railings, no? Para matapos na yun, na rin natin yung railings. So, yan na railing yan na nauna. Sabi noon ni Ma'am Gla. Sabi kasi ni Ma'am ay mabago daw. So, ibang design ang kanyang gusto. Pero, nung pumunta siya dito, ng ating ano, ng nung nabisita siya na nung Wednesday ata, no? So nagustuhan niya yung railing natin na ginawa. So ituloy na lang daw yung paglagay ng ating railing pati doon sa eskwala. Yan, sa may hagdan. So ito yung itong bakod ay hindi kami ang gumawa dito, no. Mga may tauhan si Madam na nag-asinta ng hollow blocks at saka nagbuhos ng mga poste, no? Pati ito. Kaya lang ang mali lang namin ay yung nagtrabaho dito ay kung tingnan nyo, grabe yung baluktot. So hindi namin na i-suggest na lagyan ng tansi para matuwid kasi mahirap na mahirap kasi kung kasi may foreman din, nagpakilalang foreman. So hindi na kailangan na makialam pa kami sa kanilang trabaho. So kaya hinayaan lang namin sila. Kaya lang ang resulta pangit ang nangyari. Di yung pati yung poste hindi siya bilog, meron ng asinta yung wall sa kanila lagyan ng ano ng yung forma na PVC na ginagamit namin dito, no? Kaya sayang. Tapos yung mga poste natin ay naritoke na yung mga butas, so nalagyan na ng purong simento, no? So, lang ating update, no, mga ka-team, no. At bukas, yung paggawa ko dito sa railing ay i-video ko pa rin pero naka-focus lang, no. Kasi hindi naman pwede kasi lagi tayo nag-vlog, pero may paliwanag pa rin ako sa inyo kahit saglit lang, no. So, maraming salamat sa inyong pagsuporta sa ating Mountain Channel at shout out sa lahat ng mga bagong subscribe natin at salamat ng marami, no, sa patuloy niyong panonood sa aking tutorial, no. At abangan niyo rin sa susunod na mga araw o linggo ang pagkulay naman natin, ang pagkulay dito sa bambo, pagpintura doon sa mga box niya at pagbarnis, no. So, putulin na natin ang ating vlog, no, mga ka-team. Kasi medyo hapo na, no. At paki-subscribe na rin sa ating YouTube channel para lagi kayong update sa ating mga gagawing mga video. Peace out. Peace.